Bago pa man nagsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig, ang Davao City ay isang syudad na nasasakupan ng mga Hapon. At may isang barangay sa Davao na may higit kumulang na 30,000 Hapon na naninirahan dito. Ang Mintal. Noong mga panahon na yon, ang Mintal ay tinaguri ang economic center ng buong syudad ng Davao. Dahil dito nakatanim ang malalawak na plantasyon ng abaka, ang pangunahing pinagkukunang yaman ng Davao. Kaya ito ay tinawag na Little Tokyo ng Davao noong mga panahon na yon. Eskwelahan, ospital, kainan, tindahan, pati sementeryo ay gawa ng mga Hapon. Ngayon, ito na ang Mintal. Tara! Riga po na site. Los Amigos na magbibire. Di ba, katong hituan daw na Los Amigos, pangalan. Ha? Bala ginidiri. Mili na lang kadali. At dili, dili na pangalan sa kananan, ang Los Amigos. Ha? Binaw, pangalan na sa kananan. Dili, lugar. Ah, lugar. Ito ang isa sa mga lugar na napuntahan namin. Siyempre, di mawawala yung pagkain, yung kinakain ng mga lokal dito. Ang hito. O sa Ingles, catfish. Pag gusto mong kumain ng hito sa Davao, sa Mintal ka pumunta. Ang mga hito sa Mintal ay nasa tabi lang ng kalsada. Ang main highway na dinadaanan ng mga gustong tumungo sa Bukidnon o Cagayan de Oro City. At ito ang pinakasikat at pinakamatagal na hitoan sa Mintal. Ang Golden Egg. Meron tayo mga ka-perks, mga Clorox natin guys. Batch 99 sa Anza? Holy Cross. Batch 99 sa Holy Cross. May mga nakilala akong mga taga rito. Mga masisiyahay ng mga tao. Shout out sa inyo mga ka-Clorox sa taga Holy Cross. Batch 99. Hi guys, Team Rilo Paluangan. Hi guys, Team Rilo Paluangan. Ang Golden Egg Ihaw-Ihaw ay 16 na taon na. Birang ganito katagal nag-ooperate ang isang kainan sa Davao. Ito'y dahil madaling tasawa ang mga Davaoenyo sa pagkain. Interesado lang kumain ang mga Davaoenyo sa isang kainan kapag bago pa ito. Swerte ka kapag ang kainan mo ay umabot ng mahigit na 2 taon sa negosyo. Iilan lang ang nagtatagumpay, maliban lang sa mga established na kainan tulad ng Davao Famous, Densias, Los Kinilaw, Sanas Kabawan at iba pa. Business, duga na ka na 16 years ay. Ito no? Pero ang 16 years ba ay, ang kuangga ka ng, dili ka para sa uban na kanana na kagadyot lang. Kagadyot lang? No? Pinakadoon kayo, 1-2 years. Lain na, ay taga-Davao, dahil magsawa ba? Sawas pagkaon. Diba? Napakamalawak pala ng Mintal. Kahit patagal na akong nakatira dito, di ko inakalang ganito kalaki. Asa na yung UP? Diretso lang? Diretso lang? Wala. Anong wala, diya? Ah, sige. Makagay mo crossing, straight ra. Ah, sige, sige, salamat. Salamat. Tuyok.
Punta kami dito sa sulok. Yun guys, oh. Ah, dili takabaking dito? Dili takalahos. Ano, makabaking ka? Baking tayo. Kaya kayo. Ikaw pa. Ito, ito ang ano, sports complex. Sa ano? Yes, sir. Sports, Davao Sports Complex. Located at Mamaya, Mental. Mamaya, natin yung soccer field. Soccer field ba na, bay? Ay, soccer, ganito nga. Oval lang sa kilid. Ah, oval. Ato nga, soccer field. Ang tunga, grass na siya. Korob. Oh? Ah, wow. Kaya pala dito na itinayo ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coconut Authority, DSWD, Department of Agriculture, at iba pa. Dito rin matatagpuan ang UP Training Gym na ginawa ngayong COVID Isolation Facility. Kanina may pinagtanungan kami ng mga tao, dalawa, sa babae, sa lalaki. Medyo suspicious sila sa ginagawa namin. Picture video. Sila, sabi nila sarado daw. Oh, picture lang kami. Tapos yung isa, yung lalaki, parang panay tingin sa amin. Duda ni Edson, baka shota or kabit. Kasi yung lalaki, tingin ang tingin sa amin. Panay ang tingin. Parang yung ang tingin niya, parang suspicious sa amin ba? Baka isip niya, baka spy ng misis niya. Mga engineer ito. Chichikapin namin yung construction dito kung maganda ba ang paggagawa. Ito sa sports complex ng Mental. Ayan guys, oh. Ayan yung oval na may sa gitna. Yung soccer field. Yung ginagawa pa yung iba dito. Extension pa. Ayan si boss. Sports complex na pinuntahan namin. Doon nilalaro ang NBA Finals. So, pagdating ng araw, kasi yung mga malalaking sports event dito na hiniheld ang maglalaro. Los Amigos Lakers versus Peyape Heat. Tulad ng sabi ko noon, di mo malalaman ang kasaysayan ng isang lugar kapag di mo ito sinaliksik o dinidokumento. Tulad ng ginagawa ko. Blog. Kaya abangan nyo ang susunod naming paglakbay sa iba't ibang lugar sa Davao. Ano ni?